Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Narito na ang headlines sa IZ Balita Nationwide panghapon edisyon ngayon ay September 2, 2020, Miyerkules. Ilang na mga nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic, umalo na sa higit 180,000. Pagbabatas ng moral ng hanay ng PNP, tututukan ni bagong PNP Chief Camilo Cascolan. Emergency powers kay Pangulong Duterte para maisayos ang PhilHealth, pinag-aaralan na. Taas presyo ng liquefied petroleum gas, kasado na. Balita sa ibang bansa, unang araw ng mass testing sa Hong Kong, nilahukan ng mga residente. At sa balitang pampalakasan, Celtics wagi kontra Raptors sa Game 2 ng Eastern Conference Semifinals ng NBA. Sa health news, pasta mainam daw na pampababa ng timbang ayon sa pananaliksik. At sa balitang showbiz, Jeneline Mercado pinatulan ng isang passer na bumabatikos sa mga single mom. IZ Balita Nationwide. Yan ating mga headlines sa patnubay ni Engineer Jeric Barreto. Kami po naman ang inyong mga tiring balita ko, si Edwin Eusebio at Senyor Ray Pacheco. Ngayon sa detalye ng mga pangunahing balita, pumapalo na sa higit 180,000 ang bilang ng mga manggagawa na naapektuhan ang trabaho dahil sa coronavirus disease pandemic. Ito mismo ayon sa DOLE o Department of Labor and Employment ay kung saan natukoy ng kagawaran ang kabuuan bilang ng mga displaced workers dahil sa pandemyang kinakaharap ng bansa. Sinabi ng DOLE, ang mga manggagawang nawala ng trabaho ay naitala mula January hanggang August ay mula 5,548 mga negosyo kung saan ang mga ito ay pawang mga apektado ng retrenchment o reduction ng mga kawani bunsod pa rin ang epekto ng COVID-19 pandemic. Sa naturang bilang, nangunguna ang NCR, National Capital Region, kung saan nawala ng hanap buhay ang mga manggagawa mula sa 4,000 mga establishmento. Ipinaubayan na lamang ng DTI o Department of Trade and Industry sa mga lokal na pamahalaan ang pagbabalik operasyon ng mga gym at internet cafe sa kanilang mga nasasakupang lugar. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, dapat munang i-assess o pag-aralan muna ng mga LGUs ang panganib na maaaring ikakibat ng muling bubuksan ng mga naturang negosyo. Sinabi ni Lopez, dapat din na ikonsidera ng mga LGUs ang lokasyon, timing, preparasyon at ang karagdagang health protocols na dapat ipatupad ng mga internet cafes o cafe at gym sa kanilang muling pagbubukas. Dagdag pa ni Lopez, para sa karagdagang guidelines sa pagbubukas ng mga gym, dapat na makipag-ugnayan sa mga alkalde na nakakasakop sa kanilang lugar para sa ipatutupad ng health protocols. Samantala, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang muling pagbabalik operasyon naman ng mga pamprovinsyang bus o mga provincial buses. Ito mismo ayon kay Interior Secretary Undersecretary Jonathan Malaya ay kung saan tatalakayin niya ng IATF o Interagency Task Force ang posibilidad na pahintulutan na mga biyahe ng mga provincial bus sa NCR o National Capital Region na ngayon ay nasa GCQ o General Community Quarantine. Gayun man, wala pa naman anyang final na desisyon ukol dito dahil lumalabas anya sa pag-aaral mula sa iba't ibang bansa na mga pampublikong transportasyon ang isa sa pinakamabilis na paraan ng pagkalat ng coronavirus disease. Wala pa rin
muling na itatalang kaso ng COVID-19 o coronavirus disease sa bayan naman ng Buena Vista sa lalawigan ng Marinduque sa loob ng 6 na buwan. Ito mismo ang pinagmamalaki ni Buena Vista Mayor Nancy Madrigal kung saan nananatili anyang COVID-free ang kanilang lugar. Sinabi ni Madrigal noong Agosto ay nagsagawa sila ng inventaryo sa bawat bahay ng mga residente upang matukoy kung mayroon silang kaanak na uuwi mula sa Metro Manila o iba pang lugar nang maihanda na ang isolation facility para sa mga ito. Alas 4:09 ng hapon, sa ilang pamalalaking pagsalang balita, tututukan ng PNP o Philippine National Police ang pagpapataas ng moral sa hanay ng kanilang mga tauhan sa pamumuno ng bagong liderato nito. Sinabi ng bagong PNP Chief Camilo Cascolan, kasunod ng pagtaas ng pasahod ng mga tauhan nito, ang kailangan lamang anyang siguraduhin ay ang pagtataas naman ng moral ng mga polis para lalo pang gumanda ang kanilang performance sa paghanap sa tungkulin. Ang atin na lang sigurong titingnan ay kung paano po natin may improve ang kanilang moral para tumaas-taas naman po at mas maganda ho ang kanilang performance. Dagdag pa niya, ito'y para masigurong hindi makakaisip pang gumawa ng kalokohan ang mga pulis. Samantala, binigyan din pa ng bagong PNP Chief Cascolan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan ng PNP at Armed Forces of the Philippines bago nitang nasawi o napatay ang 4 na mga sundalo sa isang engkwentro ng pulis at militar sa Honolulu. Git ni Cascolan, gagawin ng PNP ang lahat para maging maayos pakikipag-ugnayan ito sa hanay ng hukbong sandatahan o AFP para sa patuloy na pagtiyak ng seguridad ng bansa. Magkakaroon po ng mas magandang relasyon ang AFP at PNP. Ipag-uusapan po natin mabuti yan ni General Gatay para lamang po mas maganda ang servisyo natin sa bayan. Pag dalawa po kami ang nagpatuloy ng servisyo sa bayan at ang interoperability, ay mas maganda po ang aming pananaw. At ang tao po matutuwa dahil sa interoperability, kooperasyon at coordination ng AFP and PNP, mas maganda po at mas malakas ang pag-iting ng peace and order at saka law enforcement. Dinigyan ni PNP Chief Camilo Cascolan sa panayam ng DWIZ. Samantala, ang nagretirong PNP Chief Archie Gambawa nagretiro na bagong PNP Chief umapila ng tulong sa komunidad. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Degala, Patrol 9. Go ahead, J. Mark. Senyor at Edwin, formal lang ako mo bilang 24 na pinuno ng Philippine National Police o PNP, si Police Lieutenant General Camilo Pancrasius Cascolan. Ito'y kasunod na rin na pagre-retiro ngayong araw ni Police General Archie Francisco Gambawa sa serbisyo kasabay na 56 na kaarawan nito. Hindi nakadalo si Paolo Rodrigo Duterte sa isinigawang retirement ceremony sa change of command ceremony sa Campo Crame ngayong araw. Sa alip, ang kumatawan sa Pangulo bilang Commander-in-Chief ng PNP ay si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Sa kanyang retirement speech, nagpasalamat si Gambawa sa tiwala at kumpiyasang ibinigay sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't naharap ang PNP sa malalaking pagsubok, partikular na ang COVID-19 pandemic. Sa kanya namang inaugural speech, binigyan din ng bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Cascolan na kanyang pagsusumikap ang ibalik ang kumpiyansa at tiwala ng publiko na nasimula ng kanyang mga sinundan. Kahit 2 buwan lamang ang itatagal niya sa pwesto, sinabi ni Cascolan at kanya pa rin tututukan ang mga pagbabago sa sistema ng PNP at wala siyang sasayangin panahon para gawin ito. Hiningok din ni Cascolan ang tulong ng bawat komunidad upang tulungan ang pulisya dahil naniniwala siya sa pagtatagumpayan ng kanilang krusada kung magkatuwang ang PNP at ang mamamayan. Naniniwala rin si Cascolan na magiging epektibo ang pagtutulungan ng pulis at komunidad sa pagsugpo ng mga problema ng lipunan lalo na sa krimen, katiwalian at illegal na droga na siyang mahigpit na tagubilin sa kanya ni Pangulong Duterte. Sa panahon niya ng krisis, mayroong mga bagong pagkakataon kaya gagamitin niya ito upang maisaayos at maipatupad ang mga reforma sa hanay ng pulisya. Sa uli, nagpasalamat si Cascolan kay Pangulong Duterte gayon din kay Senador Christopher Lawrence Bongo sa pagtitiwala sa kanyang kakayahan na pamunuan ng PNP kahit sa maikling panahon. Patunay, J. Mark Tagalan ng Gulo sa Kilometro Dulacas, DWIZ.
Ayos din ni bagong PNP Chief Camilo Cascolan na kanyang ipagpapatuloy ang COVID-19 efforts ng pambansang pulisya sa gitna ng lumolobong bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Cascolan na magpapatuloy ang maigpit na pagpapatupad ng protocols kontra COVID-19 lalo na sa NCR o National Capital Region. Bukod pa rito, ayon kay Cascolan, nais din na niyang magkaroon ng development sa PNP gayon din sa mga tauhan nito para masiguro na tapat ang mga ito sa pagganap sa kanilang tungkulin. Development po ng PNP, kailangan po natin ng mga programa para sa pagdisiplina ng ating mga tauhan. Kailangan po natin i-improve ang ating rapport at ang community relationship na serbisyo po sa bayan na ating gagawin. Pagdiriin pa ni Cascolan, ito ay para mabatid ng publiko at kapulisan na mayroong namumuno sa pambansang pulisya na nagsisiguro o nagsisiguro ng kaayusan nito. Lead and mentor for everybody to know that we have leaders that will be able to lead these people in the ground most especially. Mababatid na sa Nobyembre sa taong ito ay maabot ni Cascolan ang mandatory retirement sa edad na 56 anyos na pero pagtitiyak niya na kanyang ibibigay ang angkop na serbisyo bilang pinuno ng PNP. Since day one ng pagiging opisyal ay nagtrabaho na po tayo. Kaya nga ho, sabi ko, continuing lang po ang ating serbisyo para sa bayan. Kung nasa maikling lahon, may bibigay po natin ang serbisyo na kakayanin po natin. Ang tinig ni PNP Chief Camilo Cascolan sa panayam ng DWIZ. Samantala ay kinalugod ng ilang mga senador ang pagkakatalaga kay Police Lieutenant General Camilo Cascolan bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ayon kay Senador Ronald De La Rosa, dati na rin PNP Chief, more qualified aniya si Cascolan sa naturang posisyon. Dagdag ni De La Rosa, magiging pamamalakad ni Cascolan, lalo't hindi ito umastang boss, sa halip ay nagiging motivator at nagpapalakas ng loob ng kanyang mga tauhan. Iginit naman ng dating PNP Chief, Senador Panpino Lacson, na kahit 2 buwan lang manunungkulan ng bagong hepe, hindi anya ito makakaapekto sa operasyon ng PNP. Pagdating ni Lacson, batikan na sa serbisyo si Cascolan, kahit siguradong mga senador, naggamay na ni Cascolan ang pamamalakad sa PNP. Paalala ni Lacson, bagamat hindi makikinabang si Cascolan sa 2021 budget, ay siya pa rin naman ang didepensa sa panukalang budget ng PNP sa 2021. Nagpaalala naman sa publiko ang pamunuan ng DILG na huwag maniwala sa mga kumakalat na text, tawag o anumang uri ng mensahe na nagsasabing galing ito sa ahensya. Sa laging handa briefing, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na huwag maniwala sa mga scammer na gumagamit ng pangalan ng ahensya at ilang mga matataas na opisyal ng ahensya. Nabatid ng ahensya sa mga kumakalat na peking messages at call mula sa ilang scammers ay nagsasaad na maaaring makatanggap ng ayuda kapalit ng maliit na halaga ng pera na hinihingi naman ng mga nagpapanggap na bahagi ng DILG. Madami nga pong scam na sasabihin sila ay makakatanggap, for example, ng tulong sa gobyerno or sa DILG kung sila ay magdideposito ng ganitong amount, kung sila ay magpapadala ng ganitong pera. Pag meron na pong usapin tungkol sa pera, ay huwag po kayong maniniwala. Pagdidin pa ni Malaya, kailanman ay didadaan ang mensahe ng ahensya sa ganitong mga pamamaraan at sa halip ay magkikipag-unayan ng punong tanggapan ng DILG sa mga sangay nito o kaya sa mga LGUs o local government unit hinggil sa mga nais na iparating sa publiko. We do not communicate with our partners in the local government units through unofficial ways. Dinadaan po namin yan through the chain, through official channels. So kung may kakailangan rin po kami sa inyo, we will course it either through our regional director, our provincial director, or the local government operations officer. Para po makasiguro na ang kausap nyo talaga ay mula sa DILG. At tinig ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa laging handa press briefing. Karagdagang pang mga ulat at malalaking balita ang sasayon sa kalawang bahagi. Samantala, patalastas muna, Philippine Standard Time, alas 4:17 ng hapon. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide.
Tuloy ang ating balitaan. Kami pa rin po ang mga tigapagbalita ko, si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Resulta ng Senate inquiry sa katiwalian sa PhilHealth, daraan daw sa pagsusuri o evaluasyon ng task force. Detalye, Patrol 17, Jopel Pelenio. Tiyak na daw po na daraan sa evaluation ng task force PhilHealth ang kinalabasan ng ginawang pagsiyasat ng Senado tungkol sa irregularidad sa ahensya. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa harap ng inilabas na findings ng mataas na kapulungan ng Kongreso hinggil sa PhilHealth anomaly. Ayon kay Roque, welcome at kanila nirespeto ang kanilang ang naging konklusyon ng Senado kasunod ng ikinasa nitong investigasyon in aid of legislation. Pero ang hinihintay ni Roque nila sa ngayon ay ang ilalabas naman na ulat ng task force na una nang binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 30 araw upang tapusin ang kanilang pagsisiyasat. September 14 magtatapos aniya ang investigasyon ng task force at sa loob ng buwang ito, ayon kay Roque, ay nais ng Pangulong Duterte na makita ang findings ng body sa pangunguna ng DOJ. Ito sa Patrol 17, Chopel Pelenio, nag-uulat para sa Himpilang May Karong Lakas, DWIZ. Samantala, panukalang magdalaga na ang Pangulo ng bagong Health Secretary na kapaloob sa report ng Senate Committee of the Whole. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Shelly Bueno. Shelly? May nakapaloob sa committee report ng Senate Committee of the Whole na panukalang magdalaga ang Pangulong Rodrigo Duterte ng bagong Health Secretary. Pero ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi ito kasama sa kanyang binasa kahapon sa plenaryo dahil ayaw naman niyang lumabas na inuutusan nila ang Pangulo. Gate ni Soto, ayaw naman niyang sabihin na pinapangunahan nila ang Pangulo. Total naman, meron ang inaprobahang resolution ng Senado na nananawagan na magbitiw na si Duque. Pero ayon kay Soto, mananatili ang naturang rekomendasyon na nakapaloob sa kanilang committee report. Samantala, pinaliwanag ni Soto bakit kasama si Duque sa inirekomenda ng komite na kasuhan. Ito niya ang chairman ng board ng PhilHealth at kahit wala itong pirma sa mga dokumento, malinaw na hinayaan lang ng kalihim ang pag-release ng pondo para sa interim reimbursement mechanism kahit pa illegal ito at walang malinaw na criteria sa pagpapalabas nito. Kahit paano sabihin ni Duque na wala siyang kinalaman sa implementasyon ng IRM pero sa pull-down ng ang kalihim pagdating sa Article 217 ng revised penal code. Samantala, umaasa Senate President Soto na ma-adapt na ngayon ang committee report pagkatapos ng ongoing ngayon na period of interpellation kung saan ilang mga senador ang may mga inirekomenda pa na amendment sa naturang committee report. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa Impilang Metodong Nakas sa DWIZ. Samantala, kumpiyansa naman ang DOH o Department of Health na kayang ibalik nang bagong talagang PhilHealth President Dante Guerin ang kumpiyansa o tiwala ng mamamayan sa PhilHealth. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, buo ang kanilang tiwala na sa ilalim ng pamumuno ni Guerin. Kakayanin itong solusyonan at tuldukan ang katiwalian na bumabalot sa PhilHealth. Sinabi ni Duque, naniniwala naman siya na sapat na ang naging hakbang ng Pangulo Rodrigo Duterte na palitan at pagbitiwin na lamang sa pwesto si dating PhilHealth President Ricardo Morales dahil sa kontrobersyang kinaharap ng PhilHealth. Inag-aaralan na mawawang kabulungan ang pagkakaloob ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para maisaayos ang PhilHealth. Pinaburan naman ito ni Health Secretary Francisco Duque III at anyang magandang plano na mga mambabatas para matiyak na mabilis na may papatupad ang reforma sa ahensya. Kasunod dito, ayon kay Cavite Congressman Elpidio Barzaga, sa kanilang ginawang investigasyon, lumabas ang iba't ibang paglabag sa pagpapatupad ng IRM. Paliwanag dito, kabilang sa nasilip na irregularidad ay ang pagkakasama ng mga dialysis center at birthing centers sa IRM, gayong binuo ito para sa kasalukuyang COVID-19 pandemic. Samantala, sa ilang pang mga mahalagang ulat, Action Team nagsampa naman ng kaso laban sa mga hinihinalang smuggler. Detalye ng ulat na yan mula kay Patrol 3, Bert Mozo. Kakamatapos nga na ipag-utos nitong si Pangulong Duterte na balakahin ang pamunuan ng Bureau of Customs
ay nagpakitang gilas naman ang action team ng BOC makaramagsampa ito ng kasong kriminal sa Department of Justice laban sa mga importers at mga brokers matapos na masangkot anya sa pagpapalusot ng mga kontrabando sa Bureau of Customs. Sa reklamo ng BOC, hiniling nito na isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice dahil na rin sa mga paglabag sa Republic Act 10863, yung tinatawag na Customs Modernization and Tariff Act, at sa Article 172 in relation sa Article 171 ng Revised Penal Code of the Philippines, o yung mas kilala sa tawag ng pamimeke ng mga pribadong dokumento, ang mga importer na sina Emmanuel Sulit ng Meraki Car Trading at broker na si Nicanor Sangkad dahil na rin sa hindi idiniklarang shipment na isang unit ng kulay itim na Renault van noong February 16 taong kasalukuyan sa Port of Manila. Lovely Joy Pandes, may-ari ng Lioren Trading, at customs broker na si Christine Joyce Tabosares dahil hindi rin idiniklara ang kargamento na isang unit ng McLaren 62UR na dumating sa Port of Manila nito lamang July 16 taong kasalukuyan. Denmark Lakri ng Flixel Trading at custom broker na si Debbie May Traya dahil na rin sa illegal na importasyon at misdeclaration naman ng aluminum window frames and accessories. Kabilang din sa inireklamo ng BOC Action Team ang isang Changloy Muhammad Filipino passengers na nahulihan naman ng may $491,600 sa kanyang bagahe sa Ninoy Aquino International Airport noong namang Setyembre 21 ng nakalipas na taon. Ito sa Patrol 3, Bermosa Nagulat, sa MPLO Matodong Lakas, DWIZ. Okay, tingnan naman natin ang bagong kaso ngayon. Update natin mula sa DOH sa bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Go ahead, Aya. Pumapalunas 226,440 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa datos ng DOH o ng Department of Health. Sa case bulletin number 172 ng DOH ngayong araw, nasa 2,218 ang nadagdag sa kabuuang kaso ng nakamamatay na sakit na ito. Nasa 64,207 naman ang aktibong mga kaso. Sa nasabing bagong kaso, 1,932 ang naitala sa loob ng nagdaang dalawang linggo mula August 20 hanggang September 2. Ang National Capital Region pa rin ang may mataas na naitalang kaso sa loob ng nagdaang dalawang linggo, kung saan meron itong 1,016. Sinundan ng Region 4A na may 295 at Region 6 na may 130. Pumalo na rin sa 158,610 ang total COVID-19 recoveries dahil sa 609 pang pasyente na gumaling sa sakit, habang 27 naman ang nadagdag sa mga nasawi dahilan para umabot na sa 3,623 ang pumanaw sa COVID-19. Sa nasabing karagdagang bilang, 25 ang pumanaw noong August at tigya isa naman noong June at May, at 10 naman sa mga pumanaw ay mula sa NCR, 8 sa Region 4A, 4 sa Region 6, 2 sa Region 3 at tigya isa naman sa Region 3, 7 at 8. At yung isa hindi pabatid ang rehiyon. Inalis naman sa total case count ang 42 duplicates, kung saan 10 rito ang recovered cases at isa ang nasawi. Ito si Patrol No. 5 ay pangunang ulat sa implementasyon ng lakas
PWIC. Samantala, kasado na ang taas presyo ng liquefied petroleum gas batay sa abiso ng Petron. Epektibo kaninang alas 12 na 15 centimos ang itinaas ng kada kilo ng LPG. Habang 10 centimos naman ang ipinatupad na dagdag sa kada litro ng LPG. Ang taas presyo sa LPG ay bunga ng pagtaas ng presyo nito sa world market nito lamang Agosto. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Lumahok ang higit 100,000 tao sa unang araw ng mass testing sa Hong Kong. Ito'y kasunod ng panghihikayat ni Hong Kong Chief Executive Carrie Lam na imbes na batikusin ang hagbang ng kanilang gobyerno ay mag-isa na lamang sa isinagawang COVID-19 test na tulong mula sa medical staff mula sa mainland China. Ayon naman sa mga kritiko ni Lam, ang nasabing testing ay maaaring gamitin para kumuha ng mga DNA samples at personal data na maaaring gagamitin laban sa kanila. Pagdidin ng mga ito, isa itong uri ng China-style surveillance. Dahil nito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pro-democracy group sa Hong Kong at Chinese government matapos ipatupad ng Beijing ang bagong national security law noong Hunyo. Balitang Pampalakasan. Naitala ng Boston Celtics ang 2-0 lead sa Eastern Conference Semifinal Series sa NBA. Ito ay makarang talunin ng Celtics ang Raptors sa Game 2. Umiskore dito ng 34 na puntos si Jason Tatum para sa koponan. Malaki ang nilamang ng Raptors sa third quarter pero limang magkasunod na 3 points naman ang binitawan ni Marcus Smart sa fourth quarter ng laban. Balita pangkalusugan. Eto, bukod sa masarap, alam nyo bang ang pasta ay mabisang pampababa raw sa timbang? Batay sa pananaliksik o pag-aaral na ginawa ng Italian scientist na sa may 23,000 mga participant, lumalabas na hindi nagiging overweight o obese sa mga taong madalas kakain o kumain ng pasta. Ano ba yung mga pasta? Spaghetti, mga pansit. Ito'y dahil sa iniugnay sa mas mababang body mass index ang pagkonsumo ng pasta bukod pa sa sustansyang taglay ng pasta. Ang isang regular na tasa ng pasta ay nagbibigay ng 67 gramo ng protein, calcium, potassium, B vitamins at 25% ng daily fiber. Balitang Showbiz! Pinuweltahan ni Jeneline Mercado ang isang netizen na nangmamaliit sa mga kagaya niyang single mother. Isa kasing sarcastic na Twitter post ang nakatawag ng pansin kay Jen kung saan nakasad dito na respeto naman sa mga babaeng inanakan lang. Ayon sa aktres, hindi dapat ikaya ang pagiging single mom, salib ay dapat silang hangaan. Dagdag pa ni Mercado, mahirap ang maging nanay at magpakatatay para sa mga anak, ngunit kinakaya pa rin nila ito. IZ Balita Nationwide. At yan mga kaibigan, sumayon sa pang-edisyon ng IZ Balita Nationwide. Rito sa DWIC, may todong lakas. Balitang sigurado. Sapat na servisyo. Sa komentaryo numero 1. Sapat numay ni Engineer Jeric Barreto. Kami ang inyong mga dinitag ng pagbalita sa Kalalimon Ilaga na ko si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Pabalik si Senyor para sa programang Teka, alas 4:33 na ng hapon. IZ Balita Nationwide.